Blessed are those who believe without seeing. John 20 verse 29. And welcome back sa ating channel, mga katiyat. Shout out sa lahat ng mga nanonood ngayon sa ating channel. At sa mga bago pa lamang, huwag kalimutan mag-subscribe para palagi kayong updated sa mga bagong uploads. Shout out diyan sa ating mga katiyat sa Luzon, Northern Luzon. At dito sa Kabisayaan, Central Visayas, at sa Mindanao, Southern Mindanao, and of course dito sa mga isla sa Surigao del Norte. At ngayon tayo mag-umpisa na sa pag-decode nitong napakagandang marker. Magandang buhay at magandang oras, mga katiets. Meron tayong napaka-legit na man-made marker dito. Ito yung famous letter T marker. Okay, sa sign na ito, which means treasure under or treasure in the south direction. Okay, nagpahiwatig ito na mayroong dalawang nakapatong na item. Itong dalawang dubling T na magkasunod, ibig sabihin dalawang item or treasure under or south direction. Ito yung final location ng item. Balikan natin to. Ito yung pagkasunod-sunod ng ng litrang T. Ang ganda. Ayan, so okay, so umpisahan natin to, mga katieds. Maganda sana kung meron kayong diyan detector or scanner. Kung wala, pwede nang dowsing tsaka pendulum. Kasi ito'y napaka-legit na marker. Siguradong meron ito. 100% meron talaga ito. Hindi ito gawa-gawa lamang ng mga Pinoy. Dahil complex design for treasure marker. Okay. Atin muna i-drawing ang paggagawa niya. Ganito, oh. And then, nakakonekta siya sa malaking T. And then, itong T nakakonekta doon pababa. At ang pinakadulo nito ay yung merong X na nakaganyan, na merong mga sign o boxes na nakaganyan. Okay, so ito. Atin to i- illustrate dito. So itong T na maliit, yan yung tinatawag na small deposit or giveaway siya. Yan, nagaganyan. Ito nagturo siya na under. Bali ito yung sheet na binago nila. Instead na dito yan, dito nilagay ang yung sign na under. So, ganito ang itsura niya, nagaganyan. Pero, yan pa rin ay sheet under or going south. Ngayon, bakit dinikit niya sa malaking T? Nakadikit siya kasi dalawa ito na magkapatong na item. Parang yung na-scan namin noon na magkapatong tatlong item sunod-sunod. Pero hanggang scan lang yun, ha, hindi yun nakuha. Kasi malalim. Ngayon, ito yung malaking T na gaganyan. And then, nakakabit siya sa hindi kalayuan ay narito yung X na gaganyan siya. Parang nagaganyan. Basta visible yung X. Ngayon, itong T, nagsasabi ito ng big deposit. Ang litrang T na malaki. So, itong maliit na T, kitang-kita dyan na nakapatong siya sa malaki. So, ibig sabihin, kung i-drawing natin to dito sa kaliwa, mayroong small box or small deposit. And then, hindi talaga yan nakapatong na magkadikit. Mayroong distansya yan. So, karamihan ng distansya niyan ay 2 meters. So, after 2 meters, ganito ay narito sa baba. So, ang small deposit ay 2 meters on top, 2 meters down. Estimate ko lang yan, pero pwedeng 1 meter lang yan.
Ito yung big deposit, big depo. Ito yung small depo or SD. So saan ba hanapin yan? Ito ang maganda kasi kinunikta niya yung isang bato lang. So tingnan natin sa mapa. Ito yan, ito yung nakakonekta. So sa itaas yung doubling T. Ngayon, ito yung talagang visible X. Visible X lang talaga ito siya. So ibig sabihin yan ay target. Target right here. At itong nagaganyan, simbolo yan ng box. So dalawa yan, nagaganyan. So yan ay simbolo ng two boxes. So tama talaga yung doubling T sa itaas. Nagsimbolo siya ng two boxes. Ganun na rito sa gilid niya, oh, nakadrawing. May tubig nga lang, pero ganyan yan. Dalawang box yan. Okay, so ang target nito, dahil itong X ay, yan talaga ang target. So, ibig sabihin, sa baba na yan. Sa baba niya ng hukay. Pwedeng mababaw lang yan. At pwede rin umabot yan ng 5 meters. Pwedeng 2 meters lang yan kasi merong malaking bato na malapad. Pwedeng tinakipan lang. Basta dalawang item yan na magkasunod sa ibabaw yung maliit. Ang maliit represented by small letter T. Yung T na maliit, that is the giveaway or small deposit. Malaking T is the big depot. So, magkapatong sila or magkasunod. So, dito sa baba niya ang malaki. Pwedeng mayroong pagitan na lupa yan. Ayan. So, itong small depot, pwedeng 2 meters lang yan. 2 to 3 meters. At itong malaki ay pwedeng 5 to 7 meters. Deep. Maganda sana kung talagang mababaw lang. Pero ito yung napaka-legit. Kung ako lang ang meron yan, kung ako may bundok tapos may ganyang sign, hindi na ako magtatrabaho. Yan ang trabahuin ko. Diba? Mangungutang muna ako at pambili ng bigas. Pero yan ang trabahuin ko araw-araw. Maghukay ako ng kasing laki ng swimming pool. Ganyan, lakihan yung mga katiids. Ang buong palibot nito. 3 meters diameter ang gawin nyo. 3 meters diameter. Tamang-tama, kaluwag yan. Siguradong matamaan yan. Tingnan natin ang mapa nito. Ito. Ay, tama pala tayo. Tama yung sabi ko na sa baba or south. Ito yung ano eh. Ito yung punteria ng south. Kasi yan yung under. E dito sa ano niya oh. Sa compass niya ay ganun. So ito nga yung south. Ito yung under sa dalawang T. Tingnan niyo yung T. Meron pa lang yung square box. Ang square box na yan, ito yung item. Ibig sabihin, dalawang item nga, maliit. At sa pinakababa ang malaki. Ngayong kinunikta niya yan, nagaganyan yan, at narito ang X. At ito, dalawang ano yan, box yan, nagaganyan. Dalawang box yan. So ito yung sinabi ng dalawang T. So, tama talaga na south, ang under niya. Kung T yan, ang direksyon ay papunta talaga dito. Ano ba ang direksyon ng baba, diba south? So, tama ako kanina, sasabi ko na under or south direction. So, tama. Ito yung south. Malapit lang talaga siya sa sign. Ay, nako. Kung malapit lang ako dito na ano, na lugar ito kasi Northern Samar daw ito eh. Eh, kung dito lang yan Surigao, ay tutulong na ako dyan. Kasi yan ay sure ball yan. Wag nyo lang hukay ng maliit na hukay kasi baka maano lang, lilihis lang yung hukay nyo. Kung maliit lang ay pwedeng hindi masentro. Halimbawa, ito yung hukay nyo at umabot na kayo dito sa sabihin natin 7 meters na kayo, pero dahil sa ang opening nyan ay 2 meters lang,
ang nangyari ay merong adjustment ang pagbaon, nilagay nila sa may gilid. Kaya hindi niyo natamaan dahil maliit ang entrada ng hukay. O ayan o, pag diretso hindi tinamaan yung sa gilid. So yan ang mga reasons kung bakit merong mga legit marker na walang nakuha dahil maliit talaga ang inyong ginawang opening ng tunnel. Kung nakita nyo lang yung mga naka-recover gamit ang mga backhoe, ang paghukay nila ay kasing laki ng baby swimming pool. Hindi yung pang ano ha, hindi yung pang Olympic. Kalahati nun. Kalahati ng swimming pool size na pang adult, kalahati niyan. Ang laki ng binabakho ng mga naka-recover. Laki ng kanilang paghukay ang opening, ang cut sa lupa. At meron nga akong nakita, tatlo lahat na parang swimming pool kalaki. Hindi pa rin nila natamaan. Kaya nag-adjust na naman ng pang-apat. At sa pang-apat na tamaan na, isipin nyo yun na, backhoe yun. At nag-adjust pa sila. Ngayon, tayo, manual, isang hukay lang. Hindi tayo mag-adjust kasi magastos. Kaya hindi natin alam na sa ano lang pala. 1 meter lang or 2 meters ang adjustment. Pero dahil ang hukay natin ay talagang mahirap maghukay dahil manumano lang. Kaya hindi tayo nag-adjust ng maluwag. Dapat lakihan yan. Ito example para tamaan tong sa gilid. So ganyan talaga yan. Marami akong nakitang recovered treasures. Meron din nakita ko sa tuog tree na marker. Doon ko nakuha yung 357 na method. Ang nag-recover noon ay Koreans. Unang hukay nila gamit ang bako ay 3 meters east. Wala, hindi natamaan. Pero merong mapa yon. Merong mga mapa. And then nag-adjust sila, pangalawang hukay, 5 meters. Wala pa rin. At doon sila sa pangatlo, sa ika-9, 7 to 9 meters. Malaki na, nilakihan nila, so 7 to 9. Parang baby pool na. So doon, sa pangatlo natapos at nakuha, na-recover. Yun ay, ano lang yun ha, that is giveaway lang yung hinukay ng Koreano, gumagamit na sila ng bakho. Giveaway lang yun. Ang Big Depo noon ay napakalayo sa tuktok ng bundok. Napuntahan ko na yun. Merong ang entrada niya ay nilagyan ng malalaking bato. Ang butas ay kasya lang ang ulo ng tao. Pero pinamamahayan yung bundok na yun ng mga friendlies. Tinatawag natin mga kaibigan. Kaya hindi na ako nakabalik doon. Pero yun pa rin ay iniisip ko hanggang sa ngayon. So katulad nito, isang small deposit at sa baba niya ay sabihin natin yan ay medium. Kasi malaki-laki. Pero hindi yan bunker. Sigurado ako hindi yan bunker. Kasi ang bunker hindi pinagpatong-patong yung mga item. Talagang plastado ang bunker, maliit na room. At naka-file-file doon ang mga gold bars. Okay, so yan lang ang pag-analyze ko mga katiets. So legit. Marker, napakaganda. Northern Summer. Shout out yan sa lahat ng mga taga-sama. At ako'y magpaalam na hanggang sa muli. Good night. And have a happy weekend.